So hello, kamusta mga kapatid? And again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog. At by the way guys, bago natin simulan ito, gusto ko lang i-shoutout itong mga tao na ito na kung saan gusto ko lang kayong batiin ng congratulations. At sa palagay nyo guys, bakit ko sila binabati ng congratulations? Secret, di ba? Pero ganun pa man guys, hindi na natin papatagalin ito. At kung isa kayo sa mga nakaka-experience no, ng pagbabawas ng views at ng revenue, mas maganda guys, tapusin nyo itong video hanggang dulo. So let's go! So katulad nung sinabi ko guys nitong nakaraan, ano, so may mga natulungan tayo mga kaibigan natin na ang ilan sa kanila ay monetize na so now. Okay? But nitong last week, no, so may nag-reach out sa atin at sabi niya, DJ May, bakit ganito na wala yung revenue ko? Parang nag-back to zero, no, nawala din yung views. So ang pumasok sa isip ko agad is yung tinatawag natin na self-watch or multiple accounts, no? So most of the cases guys ng mga kaibigan natin na namo-monetize, especially mga bago, syempre, no, gumagawa sila ng ibang way para mapadami yung views. Automatic, once kasi na madami yung views mo, ganun din yung sa revenue. Okay, but hindi nila alam na ngayong 2023, alam naman natin na si YouTube humihigpit time to time. Okay, so katulad nung sinabi ko, no, tumataas yung security level niya na kung saan hindi na basta nakakalusot yung mga repetitive watch o yung paulit-ulit na panonood sa mga videos natin o yung tinatawag natin na repetitive self-watch, no, kahit yung paggamit nyo ng incognito or sabihin natin ng mga multiple accounts sa inyong iisang device or madami man kayong device guys, ako na yung nagsasabi sa inyo na hindi siya effective. So ngayon guys, no, ibibigay ko sa inyo yung isang email ng ating mga kaibigan kung saan ni-reach out niya yung Google, yung YouTube support, no, dahil nga akala niya nawala yung revenue niya. So, ang nangyari, ito yung reply sa kanya, no, so ipapakita natin dito, no, so sa gilid ng ating vlog. And kung mababasa niyo din guys, no, so maganda naman yung response sa kanya. So, chinek mabuti yung analytics ng channel niya. But sad to say, no, so yun nga na-detect nga ng YouTube, no, na kumbaga meron na siyang tinatawag na invalid trafficking. Na kung saan pag ganun guys, yung kinita ng video or kinita ng mga video niya from the views is nare-refund siya dun sa mga advertisers. Kasi nga, na-detect siya na merong invalid trafficking. So pag sinabing invalid trafficking guys, ito yung madalas na nakukuha kung ikaw mismo yung nanonood ng sarili mong video. Or sabihin natin, hindi legit yung mga views mo. Diba, kumbaga hindi galing sa ibang countries kasi nalalaman niya ni YouTube once na, alam mo yon, pumasok siya dun sa analytics ng channel mo. So guys, no, huwag kayo magtataka. For example, alam niyo sa sarili niyo na pinapanood niyo yung sarili niyong video. Kasi guys, sa totoo lang, parang niloloko niyo yung sarili niyo. Diba, gagawa kayo ng madaming accounts. Diba, hindi niyo alam na de-detect din yan. Kasi same IP address lang naman yung gamit ng mga devices niyo. So kahit gumawa kayo ng 50, 100, 200 accounts, ma-de-detect pa rin yan. So huwag kayo magtataka kung bakit nababawasan yung views or revenue ng channel niyo. So guys, ako ang advice ko lang sa inyo para hindi kayo matulad dito sa isang kaibigan natin. So shoutout sa kanya guys, no, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, which is binigyan ko na naman siya ng advice na tigilan niya na yung pag self-watch. No, kasi sabi ko sa kanya, even though gumamit siya ng madaming accounts, hindi rin talaga siya effective. Kasi mababawasan yan at marerepand yung revenue na kinita ng mga videos niya sa advertisers. Kasi guys, automatic, may mga advertisers din kasi na nag-i-invest, syempre, kay YouTube or kay Google AdSense. At alam mo naman eh, pag-usapang pera guys, hindi naman yan basta-basta. Diba? Kumbaga matalino na si YouTube ngayon. At alam niya na yung legit views sa hindi legit. Okay? So yun lang yung ibig sabihin natin dito guys. Na kung gusto niyo talagang kumita rito sa YouTube by ad revenue, is kailangan niyo talagang pagsikapan yung gumawa ng content. Okay? Kasi kung ang gagawin niyo lang lagi guys, gagawa kayo ng content and susubukan yung gumawa ng madaming accounts para kayo rin yung manonood sa mga sarili niyong video, parang niloloko niyo lang din yung sarili niyo guys. No, so dapat hindi na lang din kayo nag-YouTube. So yun yung para sa akin, di ba? Kasi parang nonsense lang yun kung nag-YouTube kayo because para kumita. Yes, ako guys, nag-YouTube ako honestly, yes, at kumita. Pero syempre, hindi ko inalis sa sarili ko yung diskarte kung paano ako magkakaroon ng organic viewers and subscribers. Kasi at the end of the day guys, katulad yan ang sinabi ko dun sa mga nakaraang vlogs ko, na mas masarap sa feeling magkaroon ng mga viewers na kusang manonood ng channel mo or ng videos mo, no? Hindi mo na kailangan sumali dun sa mga group na
dedicated sa watch to watch, 'di ba? Sub for sub or alam mo 'yun, view to view, yung mga ganon, yung mga C2C. So, alam niyo 'yun, guys, waste of time lang 'yan eh. Kumbaga, kung ako sa inyo, mag-focus na lang kayo sa mga vlogs, no? So, gumawa kayo ng entertaining na vlogs, mga more on information, 'di ba? Travel. Alam niyo 'yun, yung basta may mapupulot 'yung mga viewers niyo kasi, guys, automatic, katulad ng sinabi ko, may mga advertisers na nag-iinvest sa bawat channels natin, kay YouTube, kay Google. No, kaya ang ibig ko sabihin, guys, na yung ginagawa nyo ngayon na self-watch, baliwala lang din po yan. Kasi at the end of the day, mapapansin nyo, mababawas lang din yan yung pinaghirapan nyo, diba? So, mawawala din. So, yun lang naman, guys, ang sa akin. So, sa mga kaibigan natin dyan, guys, na malapit ng mamonetize, gusto ko lang kayong batiin na congratulations dun sa mga kaibigan natin na medyo may pagdududa pa rin. So, wala akong magagawa sa inyo, no? Basta ako, guys, alam niya na mga natulungan ng ating channel, especially dun sa mga lumapit sa atin this past few months. So, gusto ko lang kayong batiin ng congratulations, guys, no? And katulad ng sinabi ko, guys, gusto ko lang palang i-shoutout ang ating dalawang VIP supporters ng ating channel, no? So, which is members sila ng ating channel, si Ate Pit, Miss Vika, at Ate Voice with Love. At kung sa tingin nyo, guys, marami kayo natutunan dito sa vlog na to, and don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. At kung mapapansin nyo, guys, hindi ko kinat itong video, so talagang dire-diretso lang yung explanation ko. Kasi gusto ko hanggat maaari, guys, is mag-sync in sa inyo yung ating gustong iparating. Especially sa mga viewers natin nakaka-monetize lang na, guys, wag na kayong mag-self-watch, no? Wag na kayong sumali sa mga watch-to-watch group or GC. Ano ba to? Wag na kayong gumawa ng mga multiple accounts, no? Kasi at the end of the day, papagurin nyo lang yung sarili nyo. Much better, focus na lang tayo sa content, okay? So, yun na naman, guys. Maraming salamat.